What is up, mga tol? Welcome to my channel. This is Karma the Vlogs, no? Pasensya na, no? Talagang hindi ko may upload si Arn dahil hindi pa namin siya nagagalaw. Sunod-sunod yung gawa ng airpot kaya walang pwesto dun sa garahe sa pinagagawa namin. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay about muna sa limang benepisyo. So, yun ba yung plastic? Magkakaroon kayo ng limang benefits pag nagkabit kayo ng loud horn. Yung loud horn na tinutukoy ko is ayan, ipapakita ko na simula pa lang. Ipapakita ko na kung saan nabibili, kung saan yung link, ayan. Mga tol, ha? Huwag na kayo mag-skip ng video, pakiusap lang. Ayan na, pinakita ko na kung saan nabibili. Wala nang paligoy-ligoy pa, no? Simulan natin, let's go! Unang-una mga tol, ano? Unang-unang benefits na makakuha nyo, napakamahal ng gas, 55! Nani? Berde pa yun, ha? Nasa Cavite ako, ganyang kataas ang gas ngayon. Anyway, pinakaunang benepisyong makakuha natin pag nagkabit tayo ng loud horn, ano? Is yung forma. Kasi kung makikita nyo, ayan, yung video nasa screen, ano? Yan yung pinagkabitan ko ng aking dual loud horn. So, dual siya, dalawa. Malapit siya sa radiator, sa oil cooler. Sa totoo nga lang, nakatakip siya mismo sa oil cooler. Ang maganda sa ganyan, mga tol, ano? Nakikita nyo, para siyang ano, kung familiar kayo sa mga big bike, no? Mukha siyang ganun, mga tol. Dahil nga, merong oil cooler, tapos merong dual horn. Ang angas niya tingnan. Sobrang solid nung itsura niya. Para sa akin, ha? Para sa akin, sobrang solid. At sa tingin ko sa karamihan, eh, solid din naman tingnan niyan. Dahil ganyan ang mga pormahan ng mga big bike, mga tol. Merong dual horn, tapos merong oil cooler. So, yun yung pinakauna, mga tol. Basic na basic lang, yung forma. Oh my goodness! Traffic na naman dito. So, syempre, hindi ko naman nahayaang manood kayo ng traffic. Cut! Meanwhile, napakapugi naman ng Honda Civic na to. Shoutout sa may-ari. Napakalinis. Nice. Yan! So, nakahinga-hinga rin tayo, mga tol, ano? Pangalawa! So, pangalawa na tayo, mga tol, ano? Mayroon dalawang uri ng loud horn. Sa totoo lang, maraming uri ng loud horn. Pero ang pinaka nagagamit ng mga consumer natin, ng mga kapamotorista na yung mga mura lang, mga tol. Ito yung dual horn, which is yung gamit ko ngayon. Yung normal na dual horn na mas malaki siya kaysa sa normal, sa stock. And then, meron tayo nung tinatawag na snail type. Ano yung snail type? Ayan, makikita niya, mga tol, nasa screen. Yan yung parang hugis suso. Suso, ha? Suso, hindi suso. Kaya tinawag na snail type yan kasi hugis suso, o which is yung hayop na suso. Dahil nga ganyan, may butas siya tapos medyo pabilog yung shape niya. Ang kagandahan ng snail type, mga tol, napakatining ng tunog niya, napakalakas ng busina talaga na yan, mga tol. Wala akong masasabing mali o wala akong masasabing hindi maganda sa tunog. Sa tunog, ha, sa tunog. Pero pagdating sa tibay, sa durability, sa tagal ng buhay, walang wala yan sa dual loud horn na nakasalpak sa Z200S natin ngayon. Yun yung pangalawang benefit, mga tol. Longer life than snail type na loud horn. Grabe ang traffic dito, mga tol. Hindi na makatotohanan talaga. Wala nang pinipiling oras, mapaumaga, mapagabi, mapatanghaling tapat. Oh my goodness, what is that car? Pugi, Lexus? Damn, pugi. Yun yung pangalawang benepisyo, no? Longer life than snail horn. Kapag ka nilagay mo yan dito, siyempre sa unahan mo ilalagay yan, yung snail horn. Kapag ka maulan, nabiyahe ka, sasalo ng putik yan, mga tol. Legit na sasalo ng putik. Legit na talagang papasok sa loob niya kasi nga may butas siya. Hindi tulad nitong nakasalpak sa atin yan na dual loud horn na bilog lang. Kahit tamaan ng maliliit na bato, mga tol, sure na hindi agad madadamage dahil nga solid yung build niya, bakal talaga. Kaya wala tayong magiging problema. Yun yung pangalawang benepisyo. Longer life than snail horn. Pangatlo! So, pangatlo na tayo, mga tol, ano? Pangatlo natin is, dalawa siya, mga tol. So, dalawa. Pag binili mo siya, matik yan, dalawa na. Kaya nga, dual loud horn, di ba? Dalawa siya ng dalawa. Ang maganda naman sa ganyan, mga tol. Halimbawa, nabiyahe ka ng malayo. Nabiyahe ka ng medyo may kalayuan o medyo may kagabihan na. Tapos, nagka-problema yung busina natin. Karaniwan nangyayari is, yung isa lang muna. So, ang nangyayari, yung isa may problema, yung isa natunog. Ang mangyayari is, meron kang emergency backup
backup na isa pang busina. Oo, sabay silang tutunog, pero pag nagka-problema yung isa, andyan pa yung isa para magamit mo pa rin siya. Yun yung maganda sa dual hour doon, mga tol. Yun yung pangatlo na benepisyo natin na makukuha, mga tol. Meron tayong emergency horn, no? Hindi tulad ng stock na isa lang talaga. Dito sa dual loud horn, meron pa tayong isang pwedeng magamit in case kung sakaling magka-problema yung kabilang part ng horn. Vice versa lang, magka-problema yung kanan, andyan si kaliwa. Magka-problema yung kaliwa, andyan si kanan. Ngayon, kung pares magka-problema, napakamalas mo, tol. Hindi, biro lang. Kung parehas magka-problema, maaaring meron kang sira na hindi pa na ipapacheck sa iyong motorsiklo, no? Alagaan naman natin yung mga motorsiklo natin dahil kasama din naman natin sila sa pang-araw-araw, ginagamit pang hanap buhay, ginagamit pang ride-ride, no? Maraming pinaggagamitan. Kaya ano ba naman yung gumastos tayo paminsan-minsan ng kaunti, no? Para sa maintenance nila o para sa ikaayos ng takbo nila. Yung tipong kahit bimaya ka ng malayo is wala kang isipin na masisira, wala kang isipin na merong magkakapalya o merong papalyang pyesa, no? Ganun, mga tol. Kahit papano, kahit minsan hindi naman siya nasisira, ipacheck pa rin natin kasi prevention is better than cure. Paano kung malala na pala yung sira pero hindi mo pa nararamdaman, no? Hindi pa pinaparamdam ng unit mo. Mas maganda yung maaga nating ma-prevent kaysa hindi agad natin makita at mag-cause pa ng mas malalang sira. Pang-apat! So, pang-apat na tayo, mga tol, ano? Pang-apat natin is can be used as alarm. So, kung alam niyo yung mga alarm system, eto may alarm to eh, pero hindi ko pa naibablog. Yung alarm system na nabibili natin, 800, huwag kayo bibili nun tigdi 300, naku po, ilang araw lang yun. Yung mga tigdi 800 pesos na alarm, ano, solid na solid yun kasi legit na alarm. Kapag ka nasagi si motor, tas naka-alarm, tutunog talaga. Ang nagpapatunog doon is maliit na speaker lang. Ayan, nasa screen, nakikita nyo. Yan yun, mga tol. O, bibigyan ko na lang kayo ng link kung sa kayo pwede bumili. Yan, yan yung sinasabi kong alarm. So solid na solid yan kasi security purposes, di ba? Pag nasa parking tayo na medyo maliblib, pag nasa parking tayo ng lugar na hindi tayo masyadong pamilyar, pag nasa parking tayo na medyo madilim, ano, sobrang mapapakinabangan natin yung alarm. Sa kadahilan ng magiging secured yung motor natin, mawawala yung pangamba natin na pwede siyang manakaw. Ngayon, kung naka dual loud horn ka, no, pwede mong itap dyan yung pinaka-alarm. So mangyayari, pag nag-alarm yung pinaka-alarm system natin, tutunog din si loud horn. So lalong takaw attention, di ba? Kapag merong gusto gumalaw o merong may masamang nagbabalak sa unit natin, ano, pwedeng itap yung dual loud horn sa alarm system. Ang mangyayari is double secured na kasi meron ng speaker tapos meron pang busina. Tutunog na yung speaker, tutunog pa yung busina mo. Eh dahil naka dual loud horn ka, sobrang lakas nun, mga tol. Sobrang eskandalo ang may dudulot nun. Kung sino man yung nagtatanga magnako ng motor mo, baka tawakbo na lang bigla yun. Kasi talagang pagtitinginan, pag narinig nila talaga yung kung gaano kalakas yung alarm, sipin nyo, nasa parking, tahimik, walang mga ibang tunog ng ibang kalsada, tapos biglang mag-a-alarm ng ganon, syempre rinig na rinig yon, tapos kasama pa yung busina. Sobrang solid nun. Kaya yun yung pang-apat natin na benefits, mga tol, ano? Can be used as alarm. So pang-lima, ito na yung panghuli, mga tol. Pang-limang benefits na makukuha natin, syempre mas maririnig tayo. Yun lang naman yung, mga tol, kung ano yung pinaka-common na maiisip nyo na benefits ng loud horn, yun yung pinaka-una. Kasi nga, yun yung purpose niya, yung trabaho niya eh. A few moments later. Woo! Yun yung panlima, mga tol. Mas malakas siya kaysa sa stock. Yun yung pinaka makukuha nating benefit talaga, ano. Sobrang lakas ng tunog niya compare sa stock. Yun yung pinaka solid na makukuha natin, mga tol. Pagka naka-stock kasi tayo, mahina lang talaga eh. Kasi kapag nilakihan nila yan, kapag out from the casa naka-ladder na yan, hindi ganun yung presyo ng motor. Kasi tataas ang presyo niya, mga tol. The more na magdagdag sila ng features sa motor, the more na tataas yung SRP niyan o yung suggested retail price. Yun yung main reason kung bakit tayo nagpapalit ng loud horn, para palitan yung stock na napakahina ang tunog, na hindi rin halos makakatulong dahil nga mahina. Hindi halos makakatulong kapag bumusina tayo katabi ng malalaking truck. Hindi makakatulong pagka bumusina tayo sa tabi ng malalaking saulog na bus. Yun yung main reason, mga tol, kung bakit tayo nagpapalit ng loud horn at kung ano yung pinaka benefit niya na makukuha natin, mga tol. Yun. Mas malakas siya compare sa stock at doble pa. Mas mataas yung decibel, tapos doble pa. Kaya mangyayari is maririnig talaga tayo mga ganyan. Ay, mga ganyang busina. Akala nyo mahina lang sa video, pero pag kayo yung nandito mismo, kayo yung nandito sa kalsada na to, tapos kayo yung bumubusina, malakas siya, mga tol. Kahit mga malalaking sasakyan, maririnig kayo.
Yeah, no? Naputol yung video mga tol. So, recap tayo, no? Ito yung limang pinipisyo na makukuha mo pag nagpalit ka ng loud horn. So, unang-una, looks. So, maganda siya tingnan pag kinabit natin siya sa tamang pwesto. Makikita niya sa mga HPG na motor, nasa gilid siya tabi ng brake master. So, poging-pogi yung dalawang busina. Then, sa mga ibang big bike, katulad nung kinabit ko sa akin, nakaharang siya sa oil cooler. So, kahit nakaharang sa oil cooler yon, dadaan pa rin man yung hangin, lalamig pa rin yung langis natin, magpa-function pa rin ang ayos yung oil cooler. So, unang-una, looks. Pangalawa, longer life than snail horn. So, alam naman natin na mas mahal yung snail horn, pero mas maganda yung tunog nun. Ang kaso nga lang, mas mahal siya, mas maganda tunog, pero mas prone siya sa sira. Mas mabilis siya masira, mahirap siya i-maintenance. Hindi tulad ng dual loud horn na kinabit natin ngayon na napakadali lang i-maintain, no? Basta pag naputikan, punasan mo lang o ispray mo lang ng power washer, basahin mo lang siya konti, malinis na, hindi na pipipi yung tunog niya. Pwede minsan mabasa yung contact niya, mawawala siya konti, pero pag natuyo siya, ganun ulit yung tunog niya. Hindi tulad sa ibang kaso ng snail horn, kapag nabasa na tas natuyo siya, iba na yung tunog. So hindi na ganun katining tulad nung una. Kaya recommended ko ang dual loud horn para sa tagal ng dahil sa tagal ng buhay niya. Pangatlo, dalawa siya. So, double loud horn. Kaya nga dual eh. Dual, double, dalawa siya. In case na nasa biyahe ka, malayo biyahe mo, masira yung kanan, gagana si kaliwa. Masira si kaliwa, gagana si kanan. So, okay na okay yung mga tol. Dahil kung merong masirang kabilang side, vice versa, gagana pa yung kabila. Meron ka pa rin horn. Hindi tulad ng sa stock, pag nasira yung horn mo na isa lang, wala ka ng ibang busina. Paano yun? Hindi na malalaman ng mga kasabay mo na nabusina ka na pala. Hindi nila alam na overtake ka, bumubusina ka. So, kaya recommended ang dual loud horn. In case na masira yung kanan, andyan pa si kaliwa. Masira si kaliwa, andyan pa si kanan. Pero para hindi talaga masira, mag regular maintenance. I-check natin bago tayo umalis, signal light, pressure ng gulong, kadena, lahat i-check natin. At syempre kasama na yung horn natin o yung busina. Pangapat, can be used as alarm. So pwedeng-pwede natin siya i-tap sa ating alarm sa mga naka Z200 o kahit anong motor. Basta meron kayong alarm system, no? Pwedeng-pwede nyo i-tap yung busina. Tapos dual loud horn pa. Sobrang laking tulong nun mga tol. Pag nag-ingay talaga yan, pag merong nagtangka na hindi maganda habang naka-parking yung motor natin, tutunog siya ng mas maingay, mas malakas. Kaya magandang benepisyo yun mga tol. Can be used as alarm. Pwedeng-pwede natin siya i-tap. Madodoble pa yung ingay ng alarm system natin kapag ka tirap natin yung dual loud horn. At panguli, syempre yung panglima natin, no, ito na yung pinakalas. Kung ano yung pinaka basic, pinaka common na benefits na maiisip mo pag nagpalit ka ng dual loud horn, which is yung mas maingay, higher decibel than stock. Mas maingay siya, mas malaki yung shape niya, mas malaki yung bilog niya, higher decibel nga. Yun lang yan mga tol, yun lang yung pinaka main reason, yun yung pinaka main benefit na talagang magbe-benefit mo pag nagpalit ka ng loud horn. Mas lalakas yung busina mo, pero at the same time makukuha mo rin yung mga una ko pang sinabi na bonus na lang din, pero mapapakinabangan ng sobra. Yung kasing sa stock natin medyo mahina talaga siya mga tol, normal na busina lang siya. Kaya hindi dual loud horn out of the casa kasi mahal yon. Kapag ka nagkabit agad sila ng dual loud horn, ang mangyayari is tataas yung presyo ng pinaka SRP ng motor. Medyo dyan magkakatalo yung mga bibili ng mga bagong unit o ng mga bagong Z200. Kaya ang ginagawa nila is stock horn lang. Tayo na yung magpapalit ng dual loud horn. Kasi nga sariling choice natin kung gusto natin yung dual loud horn o snail horn. Hindi ko sinisiraan ang snail horn. Kung gusto nyo yon, yun ang bilhin nyo. Maganda talaga tunog doon mga tol, promise. Sobrang solid ng tunog. Alagaan nyo lang talaga na huwag mabasa at huwag maputikan. So yun lang naman yung limang benefits na makukuha natin pag nagpalit tayo ng loud horn. Outta! Kung umabot ka support ng video na to, maraming salamat sa iyo. No? At kung bago ka pa lamang, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at ang notification bell para update ka sa lahat mga video na i-upload ko. No? At kung bagong viewer ka pa lamang, please subscribe, ano, at comment down sa comment section below kung anong napansin mo sa video ko. No? Tingin ka na rin sa mga previous vlog ko, baka merong DIY na makakatulong sa iyo. No? Hanggang dito na lang siguro itong video na to. No? Maraming salamat kung umabot ka dito. Para mga vlogs, ride smart, be safe. Peace out! At yun nga, no? Big shoutout kay Edgardo A. Quinto Jr. Pa-shoutout na nga ako. Matagal na ako nakasubscribe eh, di pa ako nagpapa-shoutout. Haha. So, shoutout sa'yo, sir. Edgardo A. Quinto Jr. Big shoutout kay Baguio Boy. First, tas merong apoy na emoji. Tapos, pa-shoutout naman, Boss Caro. So, sabi ko, abang ka next vlog. Ito na yon. Shoutout sa'yo, Baguio Boy. At big shoutout sa Sistress. Kung naghahanap kayo ng mga sports bra o mga pambabae na damit, no, available at sa kanila.
Nagsiship sila sa buong Pilipinas. Message lang kayo sa kanilang Facebook page. And big shoutout sa Dakila Apparel. Kung naghahanap naman kayo ng mga panglalaki, pwede rin pang babae. Karaniwan yung mga damit nila is pang gym, pang exercise, pang jogging, pang fitness, pa ganun. So message kayo sa Facebook page nila. Nagsiship din sila sa buong Pilipinas. Big shoutout sa Get Antigo. Kung naghahanap naman kayo ng pang forma talaga, yung pang passion statement ng mga damit, ano, bisita kayo sa Facebook page nila, no? Nagsiship din sila buong nationwide. Buong nationwide. Sa buong Pilipinas lang, mga tol. Hindi pala buong nationwide. Big shoutout sa Burial Well Fam, ano? Suporta natin yung mga kamag-anak ko. Good vibes lang yung mga video nila, ano? Wala namang masama kung pipindurin natin yung subscribe button at papanoorin natin yun, no? Wala namang mawala sa atin, mga tol. Pag free time natin, ba't di natin pindutin, di ba? At big shoutout at last sa aking girlfriend, no? Mahal na mahal kita, B. Ikaw yung number one subscriber, number one supporter, at number one basher ko rin, ano? Maraming salamat dahil kahit anong mangyari, hindi ka nawawala sa tabi ko, ano? Shout out sa iyo, B. I love so much. Out!